Okay, good morning. So kami po ay mag-hiking. Tara, patayin na natin ito. Tilak po. Okay. Patayin natin. Okay. Wala na ako. Ay, naiwan ba ako? Hindi ako makapasok. Yan, wala na sa bali. Okay. Maingay. Yeah. Mag-hiking kami. Yun o, si Mary. Oh. Oh my God, hindi na ako. Ang aking sinyalas pang pasok panloob. Kanya, hindi naman ako balib. At naka-lock na. Let's go. Yan o. Totohanan to. Ayun o. Maglalakad kami, ha? So, sandala. Si Ori, siyempre. Ori, come on. Yan o. Aming suit o. Ang dali, ha? Hello, my name is Edgar, and you are watching my channel, Edgar Ski. Yup, mag-hiking kami dito sa amin, July. I need a lover to keep me sane. Bring me from hell, bring me back again. Bring me the classic, something romantic. Yan, dala namin aming mga fitbitin. Actually, plano namin pumunta doon. Magtatayo kami din ng tent soon. Pag nakuha na namin yung sponsor tent namin. Salamat sa mga sponsor. And, ayun, oh. So, nakapagano. Pabahay yung aking sleeper, panloob. Madilim eh, hindi naman daw uulan eh. Pero malakas ang hangin, no? So, bahala na, di bali. Malapit lang naman ito sa amin. Pag bumagyo, takbo na lang kami pabalik. So, balikan ko po kayo. Kami po ay maglalakad muna. Good morning, good morning. Simula ng araw ulit. Today, new day. Pupasok kami sa magandang lugar. I will see you guys later. Diyos ko, Diyos ko. Naulan yata. Kanina sabi ko magdala ng payong. Tapos sinek ko muna yung weather. Tapos ako nag-short ako. Nawala yung short ko. Nagdala ako ng short, hindi ko siya nasuot. So nakapantulog ako. And sabi ko, hindi pa uulan. Mamaya pang alas 3 nakalagay doon sa weather. Habang naglalakad kami, may tumutulo konti. Sige, sabukan natin kung mabubuo natin to. Meron naman mga take 1, take 2, take 3 eh. Maganda naman yung ano, sana wag naman. Kasi kahapon yung vlogging ko, malungkot yung ano, yung taas. Ang ganda ng lugar, tapos kasi pangat mag-vlog. Pag nature yung kinukunan mo, napakadilim. Ganyan, kahit i-filter tuloy. Kahit i-filter ba? Kahit i-filter mo, yung kulay ng kanyang cloud, kulay black talaga, kulay magiging gray lang. Iba talaga pag sunny. Ay, nagtatatakbo si Ori, ayun oh. So, hahanap kami ng pwesto dito mamaya, ha? I will see you guys later. No, okay, okay. O, yun na. Nakakuha na kami ng pwesto. Ayan. Dito kami po pwesto. Bakit? Kamo? Kasi meron doon beach. Ayun, o. Ayan. Pag nakita mo may puting yon. Ayan. Pag nakita mo yung puting yon, kitang-kita yun dito. Actually, sa camera, hindi. Masyado siya mahaba o malayo. Ma-assistance please. Ayan. Girl Scout yata itong kasama ko. Na. Yun nga. Huwag na akong pakita. Wala akong short. Niready ko pa yung short dun. Ayan o. Oh. Yun nga. Wala kami dalang kape. Lahat magdala kami ng kape. Maganda yan dahil may duhat. May punong kahoy doon. Then may bamboo here. And kitang-kita mo doon. Mas malapit siya sa naked eye. Compare siya dito sa iyong ano, sa phone. Yung phone kasi medyo malayo. So pupesa muna kami dalawa dito syempre. So yan o. Petix-petix muna kami, di ba? So yan yung kagandahan ng lugar namin. So tara muna mag-chill-chill muna tayo sandali. Oh my God! Sandali. Ayan si Oreo, syempre, kasama namin si Oreo. Ikot ikaw, Oreo, lakad. Ayan, Oreo! Gala. Ayan tayo muna magpahinga and
namnamin mo natin today. Okay, so MMO muna tayo dito. Actually, today kami po ay nagpe-prepare for battle. So, chill-chill kami. Galing na kasi kami sa resort kahapon. From sponsor natin yun. Yan. So, habang hinihintay natin sun to rise again. Dito naman, this time sa aming lugar. So, tayo naman ay dito gagawa ng vlog. Yan, kasama si Oreo. Hindi, huwag yun ang tingnan ano ko kasi naka-ready pala yung short ko kanina. Hindi ako nakapag-ready. Akala ko nasuot ko na. Nag-ihi kasi ako din. Nalimutan ko siguro. So, nasa bahay lang naman kami dito sa may amin. No, kasi... Oreo, lakad muna ikaw. Ikot ka muna, ikot. Ikot muna ikaw. Si Oreo. Hello! Ayan, may music ako sa likod. May nakatara dun kasi. Yan. So, ano bang pag-usapan natin? Nawi-weeding na kasi ako paggawa ng vlog na meron akong konting MMO. Sana. Alam ko naman hindi naman nakikinig at nanonood yung ibang tao eh. Jackpot ka pag pinanood mo yung mga sinasabi ko, diba? Baka kasi tumama sa'yo sakto, diba? Kahapon kasi, maganda yung lugar ko pero hindi ko siya feel gumawa. Meron akong konting emo but I'm not sure kung paano ko i-apply yun doon. Dahil technically speaking, hindi kasi ganun yung pakaramdam ko kahapon. So naninimbang ako. Yung lugar medyo malungkot kasi yung cloud, parang ganito siya, hindi siya sunny. Pa ikaw kasi ay nagbablogging sa labas, mas maganda, sunny po yung iyong paligid. Ano po, si Oreo kasama natin. Ewan ko, hindi ko anong kung ano sasabihin ko ngayon. Basta nga alam ko lang kailangan tayo mag-chill, magpahinga. Dahil meron kaming new day today. And ito mga taong to kasi ina-undermine ka. Ang hiling mo lang kasi, di ba, maayos yung tabi, daan. Pero may mga taong in other perspectives, bad yung ginagawa mo. Yung isang incidents kasi naayos po namin and naayos talaga and naging maayos din po sila. Pero ganoon talaga ang mundo, 'di ba? Pag ikaw po pala ay nasa right way, mas marami yung nasa wrong way. Sabi nga napakadaling maging masama kaysa sa maging mabuti. Unfortunately, nasa mabuting side kasi kami. Pero ang tingin para sa'yo, ano, iba. May mga taong nakakasama mo na maganda silang kasama sa harapan. Ngayon ko naiintindihan yung isa naming tiyahin sa Batangas kung bakit siya umiyak ng todo-todo nung nalaman niya na pinagsichismisan siya. Kasi ako, hindi ko kasi nararamdaman yung ganong galit eh. Ngayon lang, kumbaga may mga taong tinuring mo na talagang pamilya mo pala. Para lang silang pamilya, nanay, tatay, kapatid sa kabilang bahay. Hindi mo naman kaano-ano. Pero, alam mo yung parang sinasaksak ka ng talikuran o minsan nga harap ang paata. Eh, ganun palang tao, ano? Iba naman, inaayos mo lang namin dapat ayusin. Huwag lang sana kayong magulo sa daanan. Para makadaan lahat. Hindi lang ako, lahat. Mahirap ba yun? Portion na rinig to na nanonood itong mga to minsan eh. You need to understand na wala akong ibang hangad na maging maayos lang sana. Sa daanan lang naman yung nire-request namin eh. Wala naman kami nire-request na iba. Kung meron kayong sariling kasiyahan, di naman namin concern yun eh. Kasi pag may kasiyahan kami, nakakadaan pati truck nga sa may amin eh. Yeah, for some reason, for sure, one of you, kasi talamak na, rampant na ngayon ng chismosan, chismisan sa ano yun. Pero ingat din po kayo ha, kasi meron na po tayong law. Madali lang po mag-hire ng isang hacker. Makahack po yung inyo. Makukuha po yan. Encryption lang yan eh. So, be careful po guys sa mga chismosos na nag-level up na. Kasi nag-level up din ang talino na magnanakaw. Ano mo? Bayaran lang natin yung mga taga-hackers na yan. Boom! Panis ka. Huli ka balbon. Diba?
Ibang level eh. Hindi kasi namin ugaling chismisan kasi ugaling namin. Eto, yan, nakaupo kami. Gala kami kasi nga parte ito ng trabaho. And chill-chill kasi pag nasa bahay ka, swerte pa nga namin sa bahay kasi kukonti-konti lang kami. Pero, how much, paano kayo nakakapag-chismisan na hindi nyo na nga, ewan ko. Meron bang ano, auto-transcription po ba yung voice namin doon? Yung parang pag nagkwentuhan kami sa loob ng bahay namin, abot sa kabilang kali. Imposible eh, dahil kukonti kami dito eh. Kung kayo po ay nanonood, sana naman, hindi po ganun kasi sa totoo lang, medyo nalulungkot ako doon sa part na ang ganda ng pakasama ko sa tabi ko. May mga tao dyan na gusto rin akong kasama, for sure. Kasi masaya kaming kasama eh. Puro gala lang kami. Puro kasiyahan kami. Yung naririnig ng mga chika-chika sa bahay namin tungkol sa mga kaguluhan sa mga bata, it's normal dahil may mga anak kami, mga bata. Isang pasaway. Normal yun kasi lahat na may mga asawa at mga anak, syempre. Very normal po yung mga ganun scenario na nagkakagulo kayo every morning, preparing ng pagkain, linisan, hugas ng pinggan, labas sa labas. Alam niyo po kasi kaya nagkakagulo kami kasi kumikilos lahat yung mga bata namin. From the very morning, sila po yung nagpiprepare ng pagkain. Hati-hati sila, may nagluluto, may naguhugas, may nagpiprepare ng lamesa. Pagkakain, bata uli ang kikilos. Meron po doon ng lunch at the same time at marami pang iba. Pag weekend, ganun din. Meron silang labad day at meron silang daily tasks o chores na ginagawa talagang taga-linis ng bahay. Every day, lakat sila. Imagine niyo sa panahon ngayon, nagbe-bless pa mga anak ko pag galing sila sa labas. Using the right hand, turo yan ng mga lola-lola natin, di ba? So we educate people. And then if this education creates noises, I'm not sure kung paano nyo i-judge yung part na yun. Kasi at least pag nakita nyo yung mga anak namin, it's not because sa camera, hindi po. Hindi naman sila nag-bless sa harap ng camera namin eh. Hindi sila nag-chores ng sa harap ng camera namin. Maybe nung una, pero ngayon hindi na. Pero mas master na nila ngayon cleaning. And lesson na din yung kaguluhan. Kaya there's no reason para pag-chismisan. Wala kang i-chismis sa amin kasi open book kami. Diba? Sana hindi ganun yung level ng yabang. Kasi in some point, nasa taas kayo ngayon. And one day, baka bumagsak din kayo. No? Kagaya namin, bumagsak kami. Alam nyo ba, pinapanalangin ko din na sana mangyari din sa inyo yung nangyayari sa amin ngayon. Kasi tingnan naman natin kung makakasurvive kayo. Kasi kami, zero support kami from relatives eh. Nawala na nga kami ng mga friends ngayon eh. Hindi siya tuloy nung una eh. Masyado kami mabango. Every time uuwi ako, every time na pupunta kami sa isang lugar, ang bango-bango namin. Ngayon wala na, tae. Ano, Oreo? Tae na tayo, ano? Pero hindi ko naman yung masyado tinitingnan sa part na yun eh. Kasi kami nabuhay kami talaga nang wala. As in, walang-wala talaga. Walang tumutulong sa amin. Kami lang talaga. Panagkukantuan nga kami ng family pag nakain. Naiyak yung mga anak ko. Kasi ni isa sa pamilya namin, both side, wala around. As in, wala sila sa tabi namin. Mga kaibigan namin, syempre, support sila sa likuran mo. Yan. Emo talaga ako kasi dapat magalit ako sa mundo eh. Pero hindi eh. Hinahanda lang namin yung sarili namin. Everyday. Sabi nga nasawa ko, vlogger ka na nga. Kasi sasalita ka na ng ganyan sa ano. It's because platform ko to eh. Ito na ako ngayon eh. Kung hindi kita madaan sa pakiusapan, o kaya naman ay mabuti kang tao sa aking harapan, dadaanin kita sa aking platform. Huwag ka mag-ala, hindi naman kita sinisiraan. You need to educate yourself lang. Hold your horses, baga, ika nga. And learn to respect. Maybe nasa itas kayo ngayon. Tandaan nyo, nagbabayad pa kayo ng mga bahay, sasakyan, kung ano-ano pang binabayaran nyo. Pag biglang nangyari sa inyo, nangyari sa amin, boom, panis. Para din sa mga taong naga-undermine, naga-underestimate, minamaliit in short kami, ito para sa inyo na po, mga kamag-anak namin, mga kaibigan namin. Hindi po kasi talaga ako galit, yun yung problema ko. Hindi ako galit, kaya lang nagtatampo ako.
And natatampo din po ako sa mga taong mga ngayon ko lang nakilala na pwede mo pala maging kaibigan na maging maayos. There's no reason na makikita nyo sa amin na hindi nyo kami magugustuhan kasi wala talaga kaming ginagawa kundi mag-vlog lang, gala-gala. So, naka-open book na talaga kami. Dati takot-takot ako mag-ganito kasi sa totoo lang kala nyo madaldal ako. Pero hindi ako open masyado ng mga gintong part. Hindi ko to sinasabi sa lahat. Gala, oo. Pero yung mga ganito. Kaya lang ngayon kasi iba na yung takbo. Pandemic kasi parang nagbago yung lahat. Nagbago talaga sila lahat. Alam mo yung naging extreme yung lahat ng tao. Yung mga magnanakaw naging extreme magnanakaw. Yung masama lalong sumama. Yung mabuti, naging masama sila. Yung kamag-anak, hindi mo na ngayon kamag-anak. And yung mga kaibigan mo, hindi mo na sila kayong kaibigan. Because you're nothing na eh. Wala ka na eh. Pandemic ba yung naging susi? Hindi siguro. Pandemic show us a new dimension ng mundo ngayon. Kakaibang mundo ngayon. Kung sino yung mga mali, sila pa itong matatapang. Diba, Oreo? Diba? Hindi nyo ba napapansin? Pumunta ka sa mall. Murder ka doon ng pack yung kainan. Mga edukadong tao yun ha. Mga waiter and mga cashier. Pero kung paano ka silbihan, binabastos ka pa. Imbis na i-treasure ka dahil meron silang trabaho at the same time, dapat gawin nila yung tungkulin nila. Wala, walwalan. Babagsakan ka ng plato. Hindi ka aanuhin ng maayos. Asa kasi yung maayos dun sa packaging ng iyong binili dun sa market. Imagine mo itong mga taong to, may pinag-aralan. Pero ako, mas gusto ko sa palengke. Ang palengke kasi mababait sila eh. Kahit andun yung level nila, pag pumili ka, yes ma'am, sige po, bili. Talagang parang kulang na lang hawakan nila yung kamay mo. Ayoko na po yung magbabalot nito ma'am. Ganun sila eh. Pero sa mall, punta ka sa market, sa SM, sa mga ganyan, baka naman. Grabe, ang bastos, lahat. Ibang klaseng level. Pero etong mga gantong klaseng strongest point ng mga kasamaan ng ugali ng tao ngayon, yan naman talagang tinatanggal namin sa aming mga kids. Sana one day ma-realize din nila na talagang may purpose po ang lahat. Kung ano ka ngayon, treasure mo. And huwag ka masyadong mayabang. Kasi nung nasa itaas po kami, actually di ko nga siya naramdaman nasa itaas kami, to be honest. Akala kasi ng mga tao nasa itaas kami that time. Actually hindi ko siya naramdaman. Imagine in my 15 years of abroad, ang swerte ko pa nakahawak ko ng 500 reals nang nasa kamay ko talaga siya. Hindi ko siya nahawakan. Dahil pag nagsweldo, nagdiliparin yung mga bayad, utang, mga support, kung ano-ano pa yung support sa mga tabing mga humihingi. Pinag-aawayan pa nga namin ng asawa namin to, na talagang, bakit ka nagbigay doon, bakit may ganun, dahil hindi ka nagdaan sa akin. Pero ngayon sila, hindi, ayos ka naman eh. Maayos ang buhay mo, yun nga, paupo-upo ka, diba? Hindi mo kailangan ng tulong. Yun ang mga tao. Yung mga taong tinulungan mo, ang tingin sa'yo parang ano eh, ATM machine eh, na talagang hindi ka nawawalan. Imaginein mo, 2 years. 2 years na ako walang trabaho. Gaman. Ang dami kong pera, di ba? Sabi pa nga isang namin kamag-anak doon somewhere else. Sabi niya, daming ipon. Hindi pa rin nauubos. Pero hindi niya alam, gustong-gusto ko na silang singilin sa utang nila. Imagine mo ako pa nahihiyang maningil sa utang nila. Malaking pera din eh. Diba? Ibang level ng tao ngayon, mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo, mga kapitbahay mo. Hindi po kasi ako naniniwala sa pandemic na sila yung naging change. Sabi nga ng isa kong kakilala. Lutang po yan. Lutang po siya. Hindi siguro. Kung hindi nyo nakita yung importance ng changes, global warming, pati tao na warming, ng changes ng mga pagbabago ng tao, malamang hindi. Itong vlogging ko, kaunti-unti talaga ako nagsishoutout kasi talagang galit o hindi ako galit. Who cares? Hindi ka naman nanonood eh. Tsaka huwag ka mag-aila, hindi manggagaling sa yung major source ng income ko. And I do my best po talaga, me and my wife, to survive. Kaya namin to, kinaya nga namin dati.
Dati walang-wala kami. As in, wala kaming pera. Tapos eh, pag kami nawawala ng pagkain, bahala na. Itoyo naman tsaka supa. Basta meron kang kanin, di ba? Akala kasi ng tao mapera ka hanggang ngayon. Natanggap na nga ako ng mga sponsors eh. Nakakatuwa, no? Buti pa iba mga tao tumutulong sa online kasi nakikita nila yung ano mo, sincerity. Sana makapunta kami dyan ulit. Tataposin ko muna to, putol-putolin ko muna yung mga emo ko kasi sa totoo lang gusto ko talagang isabog sana. Hindi ko kasi naghahanap ako ng tamang emosyon eh. Na ibubuga ko ang lahat ng ito. Pag na-control mo na kasi emotion mo, ibig sabihin you are okay na. Ayan sa mga bashers, sa mga haters ko, thank you. Kasi for sure, panonoodin nyo to eh. And this is for you talaga. Sana naman, magkasundo-sundo tayo. Kasi ang hangad lang namin, maging maayos paligid. Hindi namin intention na talagang gulo. Kasi kami ay vlogging lang talaga. And we are showing the world kung anong ganda ng lugar natin. Imagine mo nandito ka nakaupo ka. Imagine mo may dala kang kape, diba? Di ko nadala yung kape eh. Doon, kita mo na agad. Kasama mo si ang aso mo. Yan, ito yung magandang spot eh. Actually, mas maganda pa doon. Kasi ano siya eh, tawag dito. Mas mataas, mas mahaba yung nakikita mo yung shoreline. Nakikita mo eh. Maliit dito oh. Ito lang area na to eh. Ito lang. Pero pag nandun ka sa itaas, lakad niya mula doon hanggang doon. Kitang-kita mo yung dagat. So magandang spot to, diba? And sama po kayo sa amin. Namnamin natin yung pagsikat ng araw. Magiging ano na to, magiging natural na to sa akin. Yung palaging mag-i-emo. Wala pa kailamanan, akin to eh. And araw, actually, walang gastos. Naman nakakapunta kami sa dagat kasi malapit talaga kami sa dagat. And pwede kami pumunta almost every other day. Pwede naman yun. Sa ngayon ay nag-motivate muna kami. Yun nga lang, medyo nagsasalita ako dito. Malamig yung hangin eh. And ang tagal sumikat ang araw. At kaya, ayun siya oh. Pero hindi siya nasikat. Siguro sabay siya sa nangyayari sa amin sa ngayon. Ano po. Okay, magalala. We are okay. Kaya namin to. Kakayanin namin to. And soon, makakayanin namin to. Okay? So ako muna po ay magpapaalam. Maraming salamat po. And I hope you see you guys. Pwede kayo mag-send ng support. Papaano? Meron po akong super thanks dyan. And pwede kayong sumama sa akin LS or kaya kumuha ka ng join button nasa baba. Ayun yung nasa baba yung join button pag ikaw po yung naka-Android and nasa desktop ka or browser. Or kaya naman pwede kang makipag-usap sa akin sa Messenger. Collab tayo na maayos. Ito kasi yung tema ng aking ano po eh. I know somehow today hindi pa kami kilala but yeah, nire-ready na po namin ang sarili namin pag kami po ay nakilala na, boom, madami na po kami na i-showcase. Ano po? So, I will see you guys later sa LS. Maraming salamat po. Bye-bye. Antay natin ng araw. Bye. The love up to keep me sane. Move me from hell, bring me back again. Leave me the